Ken Boone Torres, ang Meksikano nakatira na sa Japan na nagbigay ng pinakamalaking upset sa kabubayan nating si Raymart Gabalio. Dalwinasak niya bago magtapos ang unang round. Sa ngayon naman ay may delikadong banta sa ating kaubayan na si Kevin J. Katara sa laban nila ngayong Sabado, August 24 sa Yamato Arena, Suita, Japan. Ang Meksikano na kaya ang makapagbigay ng unang mantsa sa kartada ni Katara o di kaya ay may paiganti ni Katara ang ating kaubayan na si Gabalio. Mga mainit na banat ng kalaban ni Katara, tara ating alamin, ito po ang mapinagbabatayan ng ating kwentuhan. Kaya tara, kwentuhan na! Ganito ang sinapit ni Gabalio sa kalabang taga Mexico. Ang Meksikanong ito ay hindi natakot makulong. 11 taon itong galing sa pitan. Pero dahil mahal niya ang boxing ay sumabak sa ulit. At ang isa sa mga nabiktima niya ay ang binansagang assassin. Kaya naman, dahil ngayong Sabado na ang laban nila sa Japan kontra sa ating kababayan, meron siyang banta sa paparating na laban. Itong si Torres ay 36 anyos na may kartadang 14 wins, 5 losses at 10 knockouts na may tangkad na 5 feet at 6 inches. Ayon sa kanya, itong si Katara ay isang maingay din ito na boksingero dahil matabil raw ang dila nito. Kaya niyang punuin ng mga tao ang lugar na lalabanan nila dahil sa matabil ang dila nito. Ayon sa kanya, siya ay isang henyo sa boxing at alam niyang magiging world champion siya sa bantamweight division. Kaya nga dahil siya ay sobrang talented, hindi masyado siya nagtitraining kapag may laban. Kaya sa iba niya ibinabaling ang kanyang oras at atensyon hanggang siya ay nakulong dahil sa masamang pinagagawa niya na labag sa batas. Pero ganun pa man, ang tadhana na maging boksingero sa ulit ay hindi pa rin tinatandaan ang pambato ng Mexico hanggang nakarap niya ang ating kaubayan na si Raymart Gabalio. Nung una ay hindi niya tinanggap ang offer na labanan itong si Gabalio dahil alam niya sa sarili niya na wala siyang panama kay Gabalio dahil sa husay at galing nito. Pero tila ba, hindi siya nilulubayan ng kanyang konsensya na dapat talaga kasahan niya itong si Gabalio. Kaya kinuntak niya ang kanyang longtime friend at promoter niya na si Cookie Kamida at sinabi niya na kakasahan niya itong si Gabalio. Kaya doon na, dinayon niya ang ating bansa na kunti lang ang naniniwala na kaya niyang pataubin ang ating pambato. Kung meron man, ay ang kanyang team lang at ang kanyang pamilya. Walang Pinoy fans ang nag-aakalang ma-upset si Gabalio sa isang hindi kilalang boksingero. Hanggang ganito na ang nangyari sa laban. Pinabagsak si Gabalio, tumayo man pero doon na niya sinentensyahan. Ayon pa kay Torres, itong si Katara ay may angking galing din ito sa boxing. Pero kahit na mabigat ang mga suntok ni Katara at walang talo pa, para sa kanya ay hindi niya nakikita na kayang talunin siya nito dahil nga isa siyang henyo sa boxing. Pansihan ng Michi Sakuragi din ito ah, kaya lang henyo sa basketball. Pero ganun po man, ang sabi niya ay wala siyang nakikitang butas na matatalo siya ni Katara dahil alam na alam niya sa sarili niya na napakaganda ang kanyang preparasyon sa laban. Mga kakwento, gapang buhay kaya dito ang ating pambato o makakabawi na ito. Sana makaganti si Katara sa ginawa ni Torres kay Gabalio. Sana hindi si Torres ang unang bubura sa walang talo na kartada ni Katara. Kaya sana naman ay huwag nating kalimutan at suportahan ang paparating na laban ng ating kababayan. Sorry, Raymond! Masarap na agad ulit, no? Masarap na agad ulit, no? Masarap na agad ulit, no?
At dyan, nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat mga kakwento sa inyong panonood. Pero baka naman mga kakwento ay nagustuhan niyo po ang kwento natin ngayon, baka pwede niyo po akong mabigyan dyan ng like, subscribe at pa-click na rin sa bell button. Pero bago tayong itatapos mga kakwento ay syempre, shoutout po muna tayo dyan sa ating mga kakwento. Kay kakwentong Edwin, kay kakwentong Dexter Pahamutang, kay kakwentong Falcon Muñez, at ikaw kakwentong nanunood ngayon, shoutout sa'yo dyan. Bueno, hanggang dito po muna ang ating kwentuhan at abangan nyo na po ating susunod na video. At dito lang po yan sa isang channel na kung saan maaaring ito'y mga kwentong di pa na kwento sa inyo.